Mr. Vina here. Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang interesting na topic tungkol sa mga lipids. Ang mga lipids ay mga molecules na may mga halong hydrocarbons na siyang building block ng mga cell structures. Ito ay mga insoluble sa tubig or hindi malulusaw. Ang mga excess na carbohydrates mula sa ating diet ay kinoconvert para magiging triglyceride. Ito ang paggawa ng mga fatty acids galing sa acetyl-CoA. Ang prosesong ito ay tinatawag na lipogenesis o paglikha ng lipids sa ating katawan. Ang mga sumusunod ang uri ng mga lipids. Una ay fatty acids. Ang kasunod ay mga glycerides. Meron din tayong mga non-glyceride na mga lipids. At ang pang-apat ay ang mga complex na mga lipids. May iba't ibang uri din ang mga fatty acids. Unahin muna natin ang tinatawag na saturated fatty acids. Ang mga saturated na fatty acids ay hango sa pangalang saturated or filled up or mayroong maraming hydrogen na mga molecules na nakakabit dito. Kaya most sa mga saturated fatty acids ay straight hydrocarbon chains na ang mga structure ay hindi magbe-bend dahil wala itong double bond. Mostly, ang mga saturated na mga fatty acids na ito ay nagko-contain ng 12 hanggang 22 na mga carbon atom chains. Ang mga saturated fats ay malimit galing sa mga animal-based na mga pagkain, kagaya ng beef, pork, poultry, full-fat dairy products, mga itlog, at mga tropical oils kagaya sa coconut at mga palm. Ang mga saturated fatty acids na may 12 hanggang 22 na carbon atoms ay mahalaga sa normal na function ng pagpoproduce ng mga hormones, cardiovascular health, gene transcription, part sa proseso ng lipogenesis, apoptosis or cell death, mga structure ng cellular membrane, at protein signaling. Ang sunod na classification ng fatty acid ay tinatawag na unsaturated fatty acid. Ang mga unsaturated na fatty acids naman ay liquid sa room temperature. Sinasabing ang mga unsaturated fats ay mga beneficial fats dahil sila ay nakapag-improve sa level ng ating blood cholesterol, nakapagbigay lunas sa mga pamamaga, at tumutulong sa pag-stabilize sa rhythm ng ating puso. Ang mga monounsaturated fatty acids ay may isang carbon-to-carbon double bond. Ang mga saturated fats, kasama na ang mga trans fat, ay mananatiling solid at makapagsanhi ng fatty deposit sa ating mga blood vessels na magpalala at magiging sakit na atherosclerosis. Mga pamamaga ng mga arteries. Pero ang mga unsaturated fats ay hindi makapagsanhi ng atherosclerosis sapagkat sila ay nanatiling liquid at hindi makapag-clog sa ating mga arteries. Ang sunod na uri ng lipid ay ang mga glycerides. Unahin natin ang unang uri ng glyceride na kung tawagin ay neutral glyceride. Sa pamamagitan ng esterification process, isa itong proseso kung saan magkocombine ang isang organic acid sa isang alcohol para makabuo ng ester na molecule at magre-release ito ng tubig. Isa sa mga product ng esterification ay ang mga neutral na mga glycerides, kagaya sa mga triacyl glycerols. Sinasabing neutral glycerides ito dahil nawala sa molecule ang mga negative charges sa panahong in-esterify ang mga molecules na ito. Ang mga triacyl glycerol na nagsto-store ng mga excess na mga fatty acids sa ating katawan ang pangunahin nilang function. Ang kasunod na uri ng glyceride ay ang tinatawag na phosphoglyceride. Ang mga glyceropospholipids or phosphoglycerides ang mga main na component ng mga lipid bilayers
ng ating mga cell membranes. Dahil ang mga fatty acid tails ng phospholipids ay hindi soluble sa tubig, ito ay natural na bumubuo ng bilayers sa aqueous or watery na environment, kung saan ang mga hydrophobic tails ay matatagpuan sa interior ng membrane, habang ang mga polar heads ang siyang mai-expose sa tubig dahil hindi sila gaano ka-hydrophobic sa tubig. Isang uri ng non-glyceride na lipid ang wax. Ang wax ay isa ding lipid na nabuo sa pag-esterize ng mahabang chains ng alcohol molecules na may habang 12 hanggang 32 na carbon atoms at mga fatty acids. Halimbawa ng wax ay ang mga natural na mga coatings ng mga dahon at mga stems ng mga halaman. Ang mga waxes ang nag-retain ng tubig upang hindi maubusan ang mga halaman. Ang sunod na uri ng non-glyceride lipids ay ang tinatawag na mga steroids. Ang mga steroids ay uri ng lipids, pero nagre-resemble ito ng mga ring structures. Ang mga sumusunod na aking babanggitin ay mga examples ng steroids. Ang cholesterol. Ito ay pinaka-common na steroid at ito ay mga precursor o mga raw material para makagawa ng vitamin D. Ang testosterone. Isa itong hormone na pinoproduce sa testicles ng mga kalalakihan. Ito ay nag-maintain sa bone density, mga fat distribution sa katawan, at mga muscle strength at mass nito. Ang estrogen naman ang nagre-regulate sa menstrual cycle ng mga kababaihan. May epekto ito sa kanilang reproductive tract, urinary tract, ang heart at mga blood vessels, mga buto, breast, skin, buhok, mucous membranes, pelvic muscles, at ang kanilang utak. Ang progesterone ay nag-prepare sa endometrium ng mga kababaihan kung sakali ito ay mabuntis pagkatapos ng ovulation. Ito ay magpakapal ng endometrial lining para maging handa sa pagtanggap ng mga fertilized eggs. Isa na namang uri ng steroid ang tinatawag na aldosterone. Ang hormone na ito ay nag-regulate ng ating mga blood pressure sa pamamagitan ng pag-control ng level ng sodium at potassium sa ating dugo na nakapag-control din sa volume nito. Kung labis na dami or kulang ang ating aldosterone sa ating katawan, ay ito ay magsanhi ng karamdaman sa ating kalusugan. Ang cortisol ay isang stress hormone, halimbawa sa senaryo na fight or flight response. Ito ay mag-i-increase ng sugar or glucose sa ating bloodstream. Mag-i-enhance din ng ating paggamit ng ating utak ng glucose at mag-increase ng mga substances na nagre-repair ng mga tissue. Isa na namang uri ng non-glyceride lipids ang sinasabing sphingolipids. Ang mga sphingolipids ay napakadami nila sa ating central nervous system. Isang uri ng sphingolipid ang sinasabing sphingomyelins. Ang mga sphingomyelin ay matatagpuan sa mga cell membranes, lalong-lalo na sa low-density lipoproteins at sa mga lipid-rich na mga tissue. Ang mga sphingomyelin ay napaka-importante sa pag-maintain ng ating mga cell membrane structures at lalong-lalo na sa mga microcontrol functions ng mga cell membranes. Isa na namang uri ng sphingolipids ang tinatawag nating glycolipids. Ang mga glycolipids ang mga glycoconjugates ng lipids na matatagpuan sa mga extracellular surfaces ng mga eukaryotic cellular membranes. Ang kanilang function ay para mapanatili ang stability ng membrane at mag-ayuda sa cell-to-cell interactions. Maaari din silang maging mga receptors kung saan ang mga viruses
at iba pang mga pathogens ay makapasok sa cells. Ngayon, ang panghuli ay isang complex na lipid na kung tawagin ay lipoproteins. Ang mga lipoproteins ay yari sa mga particles ng proteins at mga fats. Sila ay nagdadala ng cholesterol sa ating mga bloodstream patungo sa ating mga cells. Ang dalawang main groups ng lipoproteins ay ang high-density lipoproteins or mas kilalang good cholesterol at ang low-density lipoprotein na kung tawagin ay bad cholesterol. Thank you very much for watching. Dito nagtatapos ang topic about lipids.